Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Apat na miyembro ng New People's Army ang patay matapos ang engkwentro sa tropa ng pamahalaan sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang mga nasawi na si Carlicio Sumalinog, Jovilito Pontillas, Gary Juliana at Jelly Sugnot. Ayon sa Eastern Mindanao Command, nagsumbong ang mga residente kaugnay ng presensya ng hindi bababa sa 30 armadong grupo sa kanilang barangay. Agad namang rumesponde ang militar na humantong sa sagupaan na nagresulta sa pagkasawi ng apat. Matapos ang engkwentro ay nakarecover ang militar ng ilang matataas na kalibreng baril, mga pampasabog at iba pang gamit ng mga rebelde. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatuloy ang operasyon ng isabong upang matustusan ang pondong kailangan ng pamahalaan. Ilang mambabatas at grupo ang nagsulong na ipahinto ito, ngunit nanindigan ng Pangulo dahil sa 640 milyon pesos na nakukuha rito buwan-buwan. Dagdag pa ng Pangulo na nasa idang pondo ng bansa dahil sa pandemya at ipahihinto niya lamang ang isabong kung mapapatunayang may masamang dulot ito sa publiko. Nakarating sa kanya na may ilang nalululong sa isabong at nagsasanla ng kani-kanilang ari-arian upang may maipantaya pero binigyang diin nito na kung mahihinto ito ay masasakripisyo ang bilyong kikitain ng gobyerno mula rito. Ayon pa sa Pangulo, trabaho ng mga pulis ang pagluta sa kaso nang nawawalang 30 individual na huling nakita sa sabungan. Sinabi rin ng Pangulong hindi dapat isisi sa isabong ang pagkawala ng mga ito kung hindi sa masasamang taong may kakayanang gumawa ng mali. Sisimula ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa April 18 ang sirkulasyon o pagpapakalat ng bagong 1,000 peso polymer banknote. Sinabi ni Bangko Sentral Governor Benjamin Jokno na magiging available ito sa over-the-counter transactions sa mga bangko at hindi sa automated teller machines o ATM. Ipinaliwanag niya na kakailanganin munang isailalim sa reconfiguration ang mga ATM bago makapag-dispense o maglabas ng plastic money. Tatagalan niya ng isang taon ang reconfiguration kaya posibleng matagalan bago ito maging available sa ATM. Mahigpit ang paalala ng Philippine National Police o PNP sa mga magbabakasyon ngayong Semana Santa na iwasan ang pag-post sa social media ng kanilang mga aktibidad. Ginawa ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ang paalala para maiwasan na malaman ng masasamang loob ang kanilang kinaroroonan. Ayon kay Fajardo, magbibigay ito ng pagkakataon para sa mga kriminal na samantalahin ang ganitong panahon para looban ang mga naiwang bahay. Dagdag niya na maging ang mga kawatan ay updated na sa makabagong teknolohiya at ginagamit na rin ang social media sa kanilang aktibidad at para sa posibleng biktima. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Sa mahigit 4 na taong pagbangon ng Marawi City sa bakas ng digmaan, muling nagbukas ang lagusan ng panganib sa buong Lanao del Sur. Talaga nakafocus ako doon sa destruction of this group. Paano napigilan ng puwersa ng militar ang isa na namang banta ng terorismo na dala ng mga natitirang miyembro ng Daula Islamiyah Maute ISIS Group? Until meron pang mga ISIS, hindi natin sila titigilan. Ngayong Sabado, ating balikan ang Marawi City sa kanilang pagtindig sa karahasan at abangan ang ipinamalas na kagitingan ng mga sundalo upang hindi na muling maulit ang sigalot ng kahapon. Magandang gabi, Pilipinas. 5:15 ng hapon hanggang 6:15 ng gabi sa PTV. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.